Sa eSports, inilabas na ang limang laro na magiging bahagi ng inaugural season ng ipalarong pambansa na nakatakdang magsimula ngayong Mayo. Alamin natin kung ano-ano ang mga PC at mobile games na kasama sa tournament dito sa ulat ni Daryl Oclares. Sa unang pagkakataon, gaganapin ng ipalarong pambansa kung saan magtatagisan ng galing ang mga eSports players sa iba't ibang mga laro, mga pa-PC o mobile game. Mula sa isang Facebook post ng ipalarong pambansa nitong Lunes, limang eSports games ang sasalang na kinabibilangan ng League of Legends Wild Rift, Call of Duty Mobile, Mobile Legends Bang Bang, League of Legends at Valorant. Ayon sa head ng corporate partnership na si Ja Montehermoso, layunin ng inaugural tournament na mas pagyabungin pa ang eSports ecosystem ng bansa. The Filipinos really has great potential and has shown great feats of success in the eSports scene. So I thought that if we can provide a platform for traditional athletes, why is there none for eSports athletes? Kung saan tayo nag-excel and pwede pa palang i-excel natin through this event. So that's why I came up with Palarong Pambansa. Dagdag pa ni Montehermoso, malaking kulong ang tournament para makahanap ng grassroots talents na maaaring maging professional eSports player para sa bansa. Through gaming, we can already provide opportunities. We can already provide careers and we can already provide this eSports fans na magkaroon sila ng avenue where they can compete and where they can collaborate with their fellow gaming fans. And hopefully through this communities that we can build, hindi lang magkakaroon na platform where mayroong competition, pero meron din silang platform where they can meet new friends and create new opportunities for themselves as well. Sasabak sa qualifying tournament ang mga sasaling koponan sa bawat events bago ang group stages na magiging daan papuntang grand finals na planong ganapin sa Iloilo Convention Center. Daryl Oclares, PTV Sports.